Mahal sa ikalawang balita? Handa na ba kayong matuto sa ating araling ngayong araw? Kunin na ang inyong module, lapis at papel. Halina't pinig! Edukasyon sa pagpapakatao, 2nd quarter, week 1 and 2. Pagpapakita ng pagkamag-ilimin at pagkapalakiitigan. Narinig mo na ba ang linya sa isang awit na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang? Halina't pakinggan ang awiting ito. Masarap mamuhay na marami kang kaibigan o kakilala na maituturing mo na kapwa. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapakita ng pagkamag-iliwin at pagkapalakiibigan na may pagtitiwala sa mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, bagong nakilala o taga-ibang lugar. Pagmasdan ng mga bata sa larawan sa ibaba. Sila ba ay magigiliw at palakaibigan? Katambal ng pagiging magiliwin at palakaibigan ang pagkakaroon ng tiwala sa kapwa. Mahalaga ito upang maging maayos at mabuti ang samahan ninyo sa isa't isa kung taglay ninyo ang mga katangiang ito. Magiliw ka ba sa lahat, lalo na sa kapwa mo bata? Palakaibigan ka ba? Meron ka bang maraming kaibigan? Maayos at mabuti ba ang samahan ninyong magkakaibigan o magkakalaro? Ang pagiging magiliw o magiliwin ay maraming mukha o kahulugan. Ito ay maaaring tumutukoy sa pagiging mabait sa kapwa, mapagbigay kanino man, kaaya-aya ang pag-uugali, palakaibigan o di kaya ay maayos makitungo. Madalas ginagamit ito upang ilarawan kung paano tayo makitungo sa iba. Tayo ay madalas makisalamuha sa ibang tao o sa ating kapwa. Sino-sino ba ang bumubuo sa salitang kapwa? Ang mga bumubuo sa salitang kapwa ay ang mga kapitbahay, kamag-aral, taga-ibang lugar, panauhin o bisita, kamag-anak, at bagong nakilala. Gawain sa pagkatuto bilang isa na makikita sa pahina 7 ng inyong ESP module, tukuyin ang mga gagandang asal na ipinapakita sa mga larawan.
Buuin ang mga salita sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa inyong papel. Ano ang nawawalang letra upang mabuo ang pangungusap? Tama, ang mga larawan ay tumutukoy sa pagiging magiliwin at palakaibigan sa kapwa. Meron akong kwentong babasahin. Ang pamagat ng ating kwento ay ang bago naming kapitbahay. Nakinig ng maigi upang masagot ang mga tanong kasunod nito. Biyernes ng hapon, habang masayang naglalaro si Nacardo, Bugoy, Denise, Elsa at Melissa sa harap ng kanilang bahay, ay may dumating na malaking truck. Namangha sila sapagkat nang buksan ang truck ay may mga lamang kagamitan at kasangkapan sa bahay. Maya-maya, bumaba ang isang mag-anak, akay ang isang batang babae na halos kasing edad nila. May bit-bit itong laruan, ngunit tila malungkot. Sila ang bagong lipat sa lugar ni Nacardo. Lumipat sila ng tirahan mula Batangas dahil naapektuhan ang kanilang kabuhayan mula nang sumabog ang Bulkang Taal. Kinabukasan, naglaro muli ang magkakaibigan. Masayang-masaya sila at nagtatawanan. Napansin ni Elsa na may nagtatago at sumisilip sa likuran ng bakod. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na puntahan nila para makipagkilala at makipagkaibigan. Niyaya nila itong makipaglaro. Dahil sa pagiging magiliw sa panauhin at pagiging palakaibigan ng magkakaibigan, ay madali nilang kapalagayan ng loob si Faye. Simula noon, ang batang si Faye ay naging isang batang masayahin. Sagutin ang mga sumusunod ng mga katanungan batay sa kwento. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong papel. Ito ay makikita sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa sa page 8 at 9. Unang tanong, sino ang batang nakilala at naging kaibigan ni na Elsa at ng kanyang mga kaibigan? A. Cardo, B. Denise, C. Faye, D. Bugoy. Number 2. Ano ang dahilan kung bakit malungkot si Faye? A. Ito ay dahil siya ay may sakit. B. Ito ay dahil ayaw niya ang lugar. Letter C. Ito ay dahil wala siyang kaibigan. O letter D. Ito ay dahil malayo ang kanyang paaralan. Number 3. Ano ang ugali na ipinakita ni Nacardo kay Faye nang siya ay kanilang inakitan? A. Pagiging masunurin. B. Pagiging mapagbigay. C. Pagiging masipag. O D. Pagiging palakaibigan. Number 4. Tama ba na makipagkaibigan sa mga batang bagong lipat? A. Opo, para hindi sila malungkot. B. Hindi po, hindi ko sila kilala. Letter C. Siguro po. O letter D. Hindi ko po alam. Number 5. Tutularan mo ba ang ginawang pakikipagkaibigan ni na Elsa kay Faye? A. Opo, upang magkaroon ng bagong kaibigan. Letter B. Opo, upang makahiram ng mga laruan. Letter C. Hindi po, dahil may cellphone ako. Or letter D. Hindi po, dahil ayaw ko ng kaibigang malungkutin. Pwede mong i-pause ang video sa bawat bilang upang masagutan mo ang mga tanong. Ikaw, tutularan mo ba ang ipinakitang kagandahang asal tulad ng magkakaibigan sa kwento? Sa pagkakataong ito, tiyak na naging mas malawak na ang iyong kaalaman kung paano mo higit na maipakikita ang pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa iyong kapwa tulad ng kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, mga bagong nakilala o taga-ibang lugar. Naging maliwanag ba sa iyo ang kahalagahan ng pagiging magiliw o palakaibigan sa kapwa na may pagtitiwala?
Ngayon naman ay pagkakataon mo na upang ipakita ang kakayahang ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga susunod na gawain. Handa ka na ba? Gawain sa pagtatuto bilang 3 na makikita sa page 10. Masdang mabuti ang mga larawan. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Piliin sa kahon ang letra ng uri ng kapwa na tumutukoy sa larawan sa ibaba. Gawin ito sa inyong papel. Ang mga pagpipilian ay A. Kapitbahay, B. Bagong kakilala, C. Guro, D. Kamag-aral, E. Taga-ibang lugar, F. Panauhin o bisita. Number 1. Sinong kapwa ang tinutukoy sa unang bilang? Sino naman sa number 2? Number 3? Number 4? At number 5. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, basahin ang bawat sitwasyon at kopyahin sa sabutang papel ang bilang at gumawa ng bilog pagkatapos ng bawat bilang. Kulayan ng pula ang hugis bilog kung ang gawain ay nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi. Number 1. Malugod kong binati ang bisita ng aking ina at agad pinatuloy sa aming tahanan. Anong kulay ang iyong ilalagay? Number 2. Magalang kong itinuro sa mamang nagtatanong kung saan matatagpuan ang simbahan. Number 3. Lagi kong binabati ang aking mga kapitbahay tuwing umaga. Number 4. Madalas kong bisitahin ang aking mga kamag-anak tuwing may pagkakataon upang sila ay kumustahin. At number 5, hindi ko pinapansin ang bagong lipat naming kapitbahay. Gawain sa pagkatuto bilang 5 na makikita sa page 11. Isulat kung gaano kadalas mo ginagawa ang mga gawain sa susunod na slide. Ang isasagot ay madalas, minsan, o hindi. Gawin ito sa iyong papel. Number 1. Binabati ko ang aking guro at kamag-aaral sa tuwing nasasalubong ko sila. Number 2. Magalang kong binabati ang aming panauhin o bisita. Number 3. Isinasaalang-alang ko ang wastong pakikitungo at paggalang sa tuwing nagpupunta ako sa ibang lugar. Number 4. Madalas kong kinukumusta ang aking mga pinsan, tito at tita. Number 5. Magiliw akong nakikipagkaibigan sa mga bagong kakilala. Batay sa isinagawang pagsagot sa checklist, anong iyong gagawin sa mga bagay na madalas mo nang gawin, minsan mo lamang gawin at hindi mo ginagawa? Maari mong kopyahin ang makikita mo sa slide at isabuhay. Ako si, isulat ang iyong pangalan, ay sisikapin sa abot ng aking makakaya na maging magiliw at palakaibigan na may pagtitiwala sa aking kapwa. Sunod na gawain ay gawain sa pagkatuto bilang 6 na makikita sa page 12 at 13. Tukuyin ang mga tangian na nagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Dumating ang iyong kamag-anak galing probinsya. Mamamalagi sila ng ilang araw sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko sila papansinin. B. Batiin sila ng maayos at patuloyin. Letter C. Magkunwaring masaya ako sa pagdating nila. O letter D, ipapakita ko na hindi ako masaya sa pagdating nila. Number 2. May bago kayong kamag-aral. Galing siya sa malayong bayan. Madalas siya ay malungkot sapagkat wala pa siyang kakilala. Ano ang dapat mong gawin? A. Hayaan na lamang siya.
B. Batiin at kaibiganin siya. Letter C. Huwag siyang pansinin. O letter D. Sabihan na huwag na lamang siyang pumasok. Number 3. Pauwi na si Erwin nang may makasalubong siya taga ibang bayan na nagtatanong paano niya ito pakikutunguhan. A. Huwag itong kausapin. B. Kausapin ang may pagyayabang. C. Umiling lamang kapag kinakausap. D. Magiliw na kausapin ng may paggalang. Number 4. Kapitbahay ninyo ang mag-anak na Cruz. Madalas silang kapusin sa budget. Ano ang maaaring mong gawin? A. Kausapin ang mga magulang mo na tulungan sila. B. Ikwento at pag-usapan ninyong magkakaibigan. Letter C. Pagtawanan sila. O letter D. Kutyain sila. Number 5. Napansin mo ang isang matanda na nahihirapang tumawid sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Panoorin lamang kung paano makakatawid ang matanda. Letter B. Magiliw na tulungang tumawid ang matanda. Letter C. Sigawa ng matanda at takutin ito. Letter D. Pagtawanan ang matanda. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagkamagiliwin at pagiging palakaibigan, at mali naman kung hindi. Ito ay para sa gawain sa pagkatuto bilang 7 na makikita sa page 13. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Number 1. Luis, lumayas ka nga dyan? Tama o mali? Number 2. Magandang umaga, mga kaibigan. Number 3. Magandang araw din po, tuloy po kayo. Number 4. Natutuwa ako sa inyong pagdating, Tia Elaine. At number 5. Narito ang sobra kong pagkain, Philip, kunin mo. Ngayon naman, para sa gawain sa pagkatuto bilang 8 na makikita sa page 13, sa gabay ng inyong magulang, gumuhit ng isang larawan o comic strip na magpapaliwanag sa hashtag na nakasulat sa ibaba. Pumili lamang ng isa. Gawin ito sa band paper. Ito ang mga pagpipili ang hashtag na pwede niyong gawing gabay para sa inyong comic strip. Hashtag magiliwin, hashtag palakaibigan, at hashtag tiwala sa'yo. Gawing malikhain at makulay ang inyong comic strip. Bago magtapos ang aralin natin, buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong papel. Pipiliin mo ang angkop na salita para sapat lang. Ang mga pagpipilian ay pagkamagiliwin, mabait, mabuting, at batang. Ang pagiging patlang sa kapwa, mapagbigay kanino man, pagkakaroon ng patlang, pag-uugali, at pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa lahat ng oras ay inaasahan sa isang patlang katulad mo.